afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ngayong araw na ito, magre-repa tayo, no, para makapagkwentuhan tayo sa mga ibang mga pwede nyong gawin na pag kayo ay nagre-repat, nag-aalaga ng mga carnivorous plant generally, no, at ano yung mga dapat nyong gawin pagka nakakaranas kayo ng mga challenges sa pag-aalaga. No, kasama talaga yan kahit na ilang taon na kayo nag-aalaga or first time nyo maka-receive, no, ng first carnivorous plant nyo, no, ay dahil kakaiba ng alaga natin at gustong gusto natin syempre healthy sila, maging healthy at syempre hindi sila mamatay, gagawin natin, no, yung mga steps para mapanatili natin silang malusog. So kung nakikita nyo dito, may mga halaman tayo na, no, may mga sphagnum moss at yung iba naman, eh, no, may mga algae din. No, so maganda sana talaga kung may live sphagnum moss, no, or any live moss na pwedeng makatulong sa ating mga carnivorous plant. Kaya lang, paminsan, kaakibat ng pag-aalaga natin or pagkakaroon ng live moss ay yung pagkakaroon din ng algae. Kasi ang moss, gusto nila yung mahalumigmig, no, at mamasamasang growing medium and environment. At ayun din naman ang gusto ng mga algae. No, kaya minsan sabay silang ayan, sabay silang nagkakaroon, oh, pare silang present sa inyong mga medium. Ayan, si Solo tumapo na naman sa atin. So ang makikita nyo dito, ito yung mga bagong repat natin. Oh, okay naman, di ba? So pagka bagong repat, mapapansin nyo hindi sila ganun na ganda pa tulad ng mga well-established and acclimated. Ayan, papapansin na naman ito si Solo. Ito lang Solo, nandito. So, kiss. Ayan. So, kung wala namang problema, I suggest, huwag nyo nang galawin. Pero kung may nakikita na kayong mga sign na na-outgrow na nung mga algae, yung inyong mga carnivorous plant, so umpisahan nyo nang i-manage, no? So pwede nyong kayurin yung may mga algae or tulad ng gagawin ko ngayon, magre-repa tayo. At yung mga ginawa natin dito sa mga dito sa mga alien na to, di ba nakalagay ito sa mga may sphagnum moss na live? So ngayon nasa pure sphagnum moss na lang siya, na wala nang live, no? At mas makakasigurado tayo na mabubuhay sila kasi nga walang algae, no? Kung papipiliin ako yung sphagnum moss na may live sphagnum moss at may algae at pure sphagnum moss na hindi live pero walang algae, syempre doon ako sa walang algae, no, di ba? Kasi mas safe sila doon, no? Tingnan nyo itong mga bagong dating. Kahit wala siyang live sphagnum moss, may papansin nyo na may mga tubo na silang mga new growth. Diba? Pati itong werewolf spawn. Ayan. No? Pati itong mga iba pang mga bagong tanim, no? At mapapansin nyo rin, no, na minsan kasi matatakot kayo na mag-repat. Kasi bakit? Baka yung maganda yung halaman bigla na lang malungkot at pumangit, no? So may paraan yan para hindi sila magulo, no, kapag magre-repat kayo. So wag nyo masyadong gagalawin yung root system or yung rhizome. Pati na rin syempre iwasan nyo na matrigger nyo yung mga traps nila. Kasi once na mangyari yun, they will kumbaga require no more energy para mag-perk up or mag-acclimate uli o gumanda uli.
No, kaya hangat maaari, no, marahan nyo, marahan at maingat dapat yung paghahawak nyo sa kanila. Ayan. Kasi kung hindi, ganito na nangyayari. Oh. Nagkakaroon ng mga itim-itim, matagal bago bumukas uli yung mga traps. So, bakit nangyari dito yun? Kasi nga, ito, mga ano to eh, mga seed grown, tapos binabad ko ng matagal sa water, tapos binrush ko talaga to. So, ibig sabihin, nagalaw talaga yung root system niya, na-trigger lahat ng traps, nagalaw rhizome, na kailangan talaga, kasi taon na yung binilang, bago sila nilipat ngayon. So, ito namang mga ano, mga black star. Since stable sila, malalaki, madali silang hawakan at iripat. Diba? So, kaya madali ko silang nairipat na hindi nagko-close yung mga traps. At after a day lang, no, napakain ko na sila manually. No? Kung manapanood nyo na yung mga naunang video dito, bago itong video na to, nakita nyo siguro na pinakain ko na to. No, ayun na yung ebidensya. Sa na yun? Ayun. Ayun, oh, nakakain na siya. Ayun, bumuka na uli. Tapos, alam nyo ba, no, kinagat pa to ni Solo. No, siguro tatlo or apat na traps yung nakain niya. Ayun, oh, isa dyan. Hindi niya natanggal yan eh. Tapos, eto, natanggal niya tong isa dito. Diba Solo, bait mo talaga eh. Tapos, meron pa dito. Ayun, meron pa dito. At marami pa natanggal si Solo. Pag hindi nyo to, yung mga alaga nyo, hindi nyo na pinapansin, magpapapansin sa inyo yan at gugulihin yung mga lagi nyo pinagkakabalahan. Kaya dapat lagi nyo babantayan or isa-separate nyo sila. No, so, marami pang mga update. Ito, tignan nyo itong rhizome na binigay sa atin ni Sir Andeng. Diba, nagkaroon na ng growth trend. No? Ang meron lang ako dito, napansin ako nung gabi, nung nag-apoy, nag-didilid nung gabi ng, ay kahapon lang pala. A Friday ng gabi pala, no? Kasi ngayon ay Sunday. So nakita ko to, kahit katatanim lang, nagka-algae na. Bakit? Dahil tinanim ko siya sa, ito, sa live sphagnum moss. So yung live sphagnum moss, madaling kinapitan ng algae. So siya lang yung kinapitan ng algae sa lahat ng bagong tanim. Kasi inilagay ko pati yung lumang medium. So, nagets nyo ba yung pinupunto ko? Huwag nyo nang samahan ng mga old medium itong newly potted nyo ng mga halaman. Kasi magkakaroon ng contamination. Mapalaboratory grown yan, outdoor grown yung contamination. Dapat aware kayo kung paano nangyayari yon. So, paano ba nangyayari yon? Liwanagin natin. So, pag meron kayong batch, let's say, to yung sphagnum moss and perlite na mixture nyo, tapos ayan yung sphagnum moss, nandun naman yung nandito yung perlite ko, minsan no, nagkakatamaran kapag nagtanim tapos wala akong makita ang live sphagnum moss sa malapit. Ang ginagamit ko yung mga live sphagnum moss nakasama doon sa mga old medium, no, which is hindi tama yung ganon, no, dapat new sphagnum moss rin yung gamitin nyo. Kahit na ano, hindi siya live, pure sphagnum moss lang siya. Ayun na lang gamitin nyo, basta't malinis at walang contamination na mangyayari. No, doon naman sa mga laboratory or indoor grown, indoor setup grown na mga carnivorous plant, nangyayari 'yon pag nagkaroon ng kumbaga yung bawa, no, yung mga explant o kaya yung medium, no, managkaroon ng contamination o kahit sa hangin sa equipment, so nagkakaroon talaga ng contamination. Kaya napakahalaga na iwasan nyo na magkaroon ng contamination sa mga tagre-repat nyo. So syempre outdoor, no, mas mataas yung chance ng contamination dito. Pero inyo, katatanim ko lang ito ng isang araw, may lag-lag agad na mga ganyan. Tapos may mga ipot agad, no? So meron nga akong gustong i-share sa inyo yan. Kasi ito yung tungkungan ng ibon ko dito. Tapos laging naiiputan itong halaman ito. Tsaka yan, no? Meron pa rin, no?
hindi siya namamatay. Inisip ko, sabi ko mamamatay ito kasi sobrang concentrated ng ipot ng ibon eh. Pero yun oh, hindi nga nag-algae eh. Lalong gumanda pa. Sabi ko, kaya siguro nila yung matataas na. No? Pero hindi ko pa sasabihin ang ano yun ah. Hindi mo nang gagayahin kasi hindi pa natin tested. So, ano pa ba? No, pagka sa tingin nyo, hindi naman naapektuhan yung halaman. Tulad na halimbawa na itong Adelaide. Oh, ganda-ganda niya. Very healthy. No, pero meron siyang mga algae na dyan. Isip ko, hindi ko muna siya i-repot kasi nga, matataas ang algae. Yung maliliit naman, ang taas naman yung chance ng strike niya. So, hindi ko na siya gagalawin. No? Ito nga, oh. Ibig sabihin, mas mabilis lumalaki yung halaman kaysa doon sa contamination ng algae. No? Pagdating naman dito sa mga Venus flytrap, hindi siya ganun ka bilis lumaki itong Venus flytrap, alam natin yon. No? Kaya yung itong mga algae, no, na mas natatabunan niya. Ito yung mga halaman. Ito, pagka hindi nyo na-manage ito ng maayos, ito mismo na nasa harapan natin ngayon, maaring mamatay yung halaman. Mabubulok yan, at pag ihinahon nyo, huli na. Putol-putol na yan. Nabulok na yung ilalim. Ang healthy na lang yung nasa ibabaw. So, try nating i-upload ito. Just to give you some example, no? So, pansinin nyo ito. Diba? Bakit kaya ano? Ayun o. Yung mga algae na nabuo na sa taas, no, pinipigilan niya na magkaroon ng photosynthesis. No? Yung mga parte na natabingan. So, mas madali yung pagkatunaw ng halaman. Diba? So, gagawin nyo dyan, palitan nyo na medium o kaya kayo rin nyo. Pwede rin naman yun. Lalo na kung iisa pa lang yung mga halaman nyo, ilan pa lang. Pero dahil kami, medyo, ayun nga, napakarami na neto. Ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko isa-isa, mamaya, papakita ko sa inyo sa ibang video siguro. Tapos, ilalagay ko dito. Lilinisan ko dyan. Tapos, yung ano na, nalinisan na ilalagay ko dito. Bakit ko pa babanlawan? No? Bukod sa pagbabanlaw, no? Additional na paglilinis. Makakatulong rin yon para yung mga may mga peste, may mga, kung may mga peste na nakasurvive doon sa paglalagay natin ng pesticides, malulunod sila. No? Tapos may extra medium ka na bago, extra medium rin dito mamaya, no? Tapos ayun na, no, nagamit ka rin ng leaves pa ng pure sphagnum moss to replant them. At mahalaga rin na malinis yung inyong mga gamit. No? So, yun lang siguro. Yung kumbaga ito yung mga preparasyon, no, pag kayo magre-replant, no, dapat eh, naka-ready na lahat para hindi ito marin. Kasi sa totoo lang, pag nakaupo na kayo, nakatayo na kayo sa isang lugar, ang sarap ng magripat na magripat. Nawawala na yung isip niya na, no, kumilo sa ibang lugar kasi nga, no, na, kumbaga na focus na kayo talaga dun sa ginagawa niyo. Ako kasi iba, ha? Pero ganun yung pakiramdam ko. No, so ready nyo na yung mga gamit nyo, toothbrush na soft yung bristle, itong ano bang tawag dito, yung pang hawak nyo ng mga plants, no, limutan ko sa dulo na ng dilap. Tapos yun, maliit na gunting, so syempre, and syempre dito nyo nilalagay para malinisan yung mga tools nyo. Ito magiging pinakamarumi ito na tubig dahil dito nyo huhugasan yung mga paunang banlaw ng halaman. So magkakaroon ng mga medium algae at kung ano-ano pa yan dyan. Tapos ito yung panghuli. Tapos replant dito. So, yun yung mga paghahanda at ibang mga guidelines ko, no? Pag ako ay magre-replant, bago magre-replant. Kailangan naka-ready na. Mga i-replant nyo, alam nyo yung mga dapat nyo i-replant, mga priority. Kasi kung unahin nyo yung mga hindi naman masyadong affected at hinuli nyo,
yung mga talagang kailangan na i-replant, may mamamatay na mga plants. No, sabihin nyo, sir, baka naman matuluyan yung mga plants namin. Mas matutuluyan yan kung papabayaan nyo. No, kasi buti kung nasa tawag dito, nasa outdoor yan na natural environment nila. May mga ibang mga mga factors kaya sila hindi mga natutuluyan doon, no. Dito sa atin indoor to, ay indoor or outdoor to na kumbaga inaalagaan natin sila na artificial. So tingnan niyo tong pagdito scarlet na ano na parami na lahat. Dahil bakit? Dahil ngayon maintenance at continuous na propagation. No, so syempre huwag nyo makalimutan na samahan ng panalangin. No, yun dapat ang una bago kayo nag-start. So yun lang, marami pa akong gagawin dito, pero sana masamahan nyo ako sa mga susunod pang mga video sa pag-replant at pag-alaga ng ating mga carnivorous plants. So bye bye and God bless.